virtual kwentuhan at kulitan. Be productive by coming up with our own business. Always remember that God is good. Take a break to pause, to relax. Hindi ko mabilang. Ang dami. Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Showbiz crush ko si Zanjo. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. Got it because may meaning sa akin. Marami akong sana sa buhay. 18 Blackpink merch. Watch the play and have fun with yung new normal. Sana. Ito pa actually yung room ko. So, ayan. Hindi siyang tingnan pero masarap. Social distancing. Ako! All these and more only on Kapamilya Chat. Ang kanyang mabangong pangalan taliwas sa kanyang bulok na katawan. Hindi niyo maagaw sa akin ang palasyo! Sa huling anim na gabi, dihado na tayo dito! Magsin tayo! Paigutan natin! Isa-isa nang tinatanggal ang kanyang mga tinig. Siguraduhin ko lang na mapapatayin ko. At puputuli na ang ugat ng kanyang kasamaan. Magkakaalaman kung kaninong dugo ang bubuho sa lugar na to. Nini! FPJs, ang probinsyano, ang pambansang pagtatapos. Kapamilya Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapamilya natin all over the world, I'm Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Kapamilya, we are now streaming live via angprobinsyano.abs-cbn.com/chat. At syempre, live na po tayong muli sa ating official Facebook and YouTube pages. Ito na nga kapamilya, kung kanina nakasama natin si Jerome Ponce, si Sir Noel dito sa Kapamilya Chat. This time around, makakasama pa natin ang iba or ang ilan sa mga cast ng FPJs ang probinsyano. Hindi ko na patatagalin pa, welcome na natin live na live dito sa Kapamilya Chat. We have here Miss Aramina and Miss Whitney Tyson. Hello everyone! Hi Miss Ara, Miss Whitney. Let's greet all our Kapamilya's live viewers. Let's start with Miss Ara. Go ahead. Yes, hello. Kamusta kayong lahat? Na-miss ko kayo. Sana na-miss nyo rin si Ellen Padua. Yes naman, Miss Ara. Naku, mamaya pag-uusapan pa natin si Ellen Padua talaga. Miss Whitney, please bati po sa ating mga kapamilya. Kumakain pa siya, iniistorbo mo. Sorry na talaga, Miss Whitney. Istorbo talaga kami. Nako, ginutom yata. Nako, share lang natin sa mga kapamilya natin, Miss Ara. Kanina kasi before we go on air, talagang nagka-tutorial muna with Miss Whitney kasi nag-struggle ng konti sa camera niya. Pero congratulations, Miss Whitney, finally. Nabuksan din yung camera. Ayan na nga, Miss Whitney, bati po kayo sa mga kapamilya natin. Hello! Siguro nami-miss niyo na rin ang Negra doon sa probinsyano. Nako, ayan na nga, mapapatrowback talaga tayo this Friday evening. Pero syempre, pag-usapan na nga natin, Miss Ara, Miss Whitney, ang FPJs ang probinsyano. How does it feel na, eto na nga, nalalapit na ang pagtatapos ng top rating teleserye? Well, syempre, laging pag nakikita ako, kahit wala na ako sa probinsyano, totoo ba? Magtatapos na yung probinsyano? Parang nalulungkot sila kasi parang alam mo yon, yung probinsyano naging parte na ng buhay ng mga Pilipino. As in talagang meron talagang sumusubaybay from the start. Kaya nga nalalaman nila minsan na pag may nauulit silang guest na di ba nag-guest na yan dito. So kaya nagkakaroon minsan ng twist na merong backstory dun sa tao, sa character ng isang artista. Kasi talagang fanatic sila sa probinsyano. So marami nang nalulungkot. Ako rin, isa rin ako sa nalungkot nung umexit na ako. Pero alam ko rin naman na malapit na siyang matapos. So sana magkaroon ng another serye na katulad ng probinsyano. Dahil hindi na mo... Bihira yung aabot ka ng 7 years. Mm-mm. Kasi usually ang mga serye ngayon, 3 months lang, 1 season, matagal na yung 1 year. And ito yung pinakamatagal kong serye na napasama ko. Umabot akong 2 years and 4 months. Ayun, so itong probinsyano, kaya hindi ko siya makakalimutan.
Grabe yung 2 years in 4 months. No? Tapos talagang, as in, parang almost every day magkakasama po kayo sa set. So talagang Sepangs is real talaga. Oo, iba-iba lalo na kasi ito ang Probinsyanong unang show na nag-risk, mag-take risk na mag-taping nung COVID time. So, ito talaga lakasan ng loob. Tinatanong kami, okay ba sa inyo mag-lock-in? Nung una nga, sabi, mag-lock-in ng 3 months. Sabi ko, ha? Bakit hindi na ako lalo ng anak ko? Straight yun, 3 months. Walang uwian. Oo, pero Diretso. I think hindi naman nangyari yon na 3 months kasi syempre, na-shock lahat kami. Mga ano lang, 1 month. Yun ang ano. Pero itong pagtatapos, 2 months kayo, no? 2 months and a half? 2 months. Grabe. Pero ito, for Miss Whitney naman po, how do you feel na ito na nga nalalapit na yung finale ng FPJ sa probinsya? Siyempre, nalulungkot. Wala na akong trabaho. Dati-dati, may taping nga. Yun, locking taping. Pinakamatagal, 1 month. Lahat, kadalasan, 3 weeks lang. Uuwi. Tapos after makapagtay nga sa locking, eto na naman, Zoom meeting, biyahe na naman, magla-lock-in na naman. So, mawawala yun. Mamimiss ko rin yun. Na kahit hindi nila nakikita ang mukha ko sa Zoom meeting, nakikinig na lang ako sa mga sinasabi at sila yung pinakikita ko. Diba? Na, pero we want to congratulate you, Ate Wheat, kasi at least ngayon nakikita ka, hindi lang kami ang makakakita, pati buong bansa nakikita ka sa Zoom. Sa wakas, di ba? Lumutang din ang negra. Sa wakas, salamat. All over the world to, Ate Wheat. Oh, social ka, diba? Ayaw mo magpakita sa mga Zoom meetings natin ng FPJs. Gusto mo pang around the world. Umiingi na ako ng tulong sa mga kapitbahay ko, sa mga magaling magano. Pero hindi nila makuha ang sakit ng cellphone na Bibo. Ayun na nga. Pero sa wakas, at finally. Nako, bayaran mo yan. Dapat gawin kang model. Oo, baka naman po, no? Sana sabi nga, no? Baka naman po, kasi tapos na po ang Probinsyano, para sa pangkabuhayan showcase ni Miss Whitney Tyson. Sana naman po. Yes, for sure, madaming mga pintong muling magbubukas for Miss Whitney dahil sa husay niyo din naman po talaga as Aling Elizabeth dito sa serye, di ba? Pero, speaking of... Nagantay nga ako eh. Wala pang tumatawag. Pero kayo po, ano yung masasabi nyo na si Miss Ara for 2 years talagang ito na yung parang kumbaga daily life niya talaga. Ano yung masasabi nyo most memorable moment niya sa set of cam dito sa probinsya? Alam mo yung most memorable namin sa set, pag nag-get together kami lahat ng artista, kasi we stayed in one hotel and pag nagyayaya ang aming leader, ang aming director na si Coco Martin na mag-get together, talagang lahat kami, okay, yes, pupunta kami, mag-gather kami, tapos sobrang saya. Sino pa may birthday noon? Nung dumating na din si Ate Sharon, si Miss Sharon Caneta, si Ate Sharon, na nagkantahan kami, nagbidyoke kami, tapos nagse-celebrate ng may dalawang nagse-celebrate na birthday noon na hindi naman sinasadya kasi it's a day off. Mm-mm. It's a rest day. Pag rest day 'yon, maaga kami nagdi-dinner para get together, ganon. Ayun, may mga pag-get parang together. Parang isang pamilya talaga. Mm-hmm. Oh. For Miss Whitney, ano po yung most memorable for you? Nasabi na ni Ara. Pero, yun nga, mamimiss namin yun, yung sama-sama lahat, kakainan, nagiinuman. Sabihin mo, ano, Tiwit, yung most memorable mo, dito sa Probinsyano, ang pinakamaraming swab ang naranasan natin. Sumakitang ilong ko. Lumaking mo ilong ko. Yun talaga ang mahalaga, di ba? Oh. Swab test is real talaga, di ba? Yung pag nag-swab test. Yes, swab test is real sa Probinsyano. Ganyan sila ka-protected, yes. Para talaga walang aberya. Hindi ka makakalusot sa antigen. Araw-araw yun.
Pag after mong na-swab at na negative ka, kinabukasan, antigen ka na, 5 days, a week, ina-antigen ang ilong mo. Wow. Ka na oh, kaya nga doon lumaki na hindi kasi grabe. Bago kami pumunta sa location, we do RT-PCR. Mm-mm. Tapos pag after negative na lumabas, babiyahi kami. When you arrive the location, the hotel, mag-antigen pa rin kami just to make sure na wala rin kaming nasagap na along the way. Mm-mm. Along the way or baka mamaya may dumaan pa somewhere or 'di ba? And then, pag magte-taping ka, bago mag-taping, kung meron kang call time today, you need to do antigen swab. Kasi ganun di ba minsan, ang virus kasi after 3 days pa, pag kunwari na in contact ka ngayon, after 3 days pa lumalabas. So, ganun sila talaga ka-protected sa mga artista, sa mga staff and crew. Sobra wow. Talagang ano... mayaman na production. Totoo, no? Pero for safety talaga ng lahat, di ba? Antigen ka. Pero ito, sa cast, sino naman ang sa tingin nyo talaga ngayon pa lang namimiss nyo na talaga dito sa Serge? Naku, lahat sila namimiss namin. Ito si Ate Wit, namimiss ko kasi ka-roommate ko yan. Oo, yan ang ilang months din kami nagsama sa room. Ilang ba? Ilang lock-ins ba? Ang dami. So, syempre, isa rin sa namimiss ko, pinaka-namimiss ko, si Miss LT. Ang tawagan namin ang tawag ko sa kanya, Beyonce, ang tawag niya sa akin, J-Lo. Wow. Kasi parehas kaming mabalakang, parehas kaming mapuwet. So, yun ang tawagan namin sa isa't isa. And ang nakakatuwa, pag magkasama kami, hindi kami nawawala ng pagkain. Pag may baon ako, may baon din siya. Tapos pag wala akong baon, may hihingin ako sa kanya, meron siya. Pag meron naman siyang kine-crave, meron ako. So, hindi kayo magugutom pagkasama niyo si Miss LT at saka ako. Diba? Ayaw. Tama, Tweet? Yes, may cake pa yan. Ayun. May sharing talaga. Lagi ako nagbabaon. Ng mga dati pake. Nung lock-in namin sa Batangas, nagpa-deliver pa ako from our Alabang branch to Lipa, Batangas. Pero nung sa Ilocos na kami, nagbabaon na ako ng isang cooler. Ay, may cooler na talagang dala, di ba? For the cake. Oh, kasi ang layo ng Ilocos, 'di ba? Wala naman akong branch doon ng aking cake. Pero 'yun nakakatuwa, no? Talagang may Beyonce, may J-Lo pala talaga, no? Miss LT and Miss Aramina. For Miss Whitney naman, kayo po, sino yung pinaka-mamimiss nyo dito sa cast? Dito sa taping, ang mamimiss ko. Si Ara, kasi nga, yun lang roommate ko. Sabi nga niya, roommate. Saka sa pagkain, hindi ako nawawalan. Laging meron. Pag bukas mo ng rep puno, ang rep namin ang hotel. At saka hindi tumaas ang dugo ko kay Ara, yung high blood, hindi. Kasi yung pagkain namin, pag masebo, hindi na namin kinakain. Ayun. Dahil mayroong nilalabas na tight cam good, meron siya. Ang maganda kasi sa location namin, pwede ka magluto. Mm-mm. So, yan, alternate kami ni Ate Whitney. Minsan, siya magka-cut. Ako na taga-mix. Parang may mini-kusina kami. Mm-mm. So, pag nagka-crave ako ng sinigang, ayan, siya na mag-prepare ng ingredients. Papabili kami sa aming runner. Sa yung utility namin. Meron kaming taga-bili talaga sa set. Kung gusto mo, kahit palengke pa yan, kahit grocery. So parang kumbaga, parang bahay and family talaga. Oo. Tapos ang mahilig pa magluto din, si Ate Osang. So natitikman ko rin yung luto niya, and then ang
isa pa sa pinakamabongga pag nagpapakain ng dinner, si Ate Sharon. Ang daming, ano, ang daming niyang dala para sa set. Talagang hindi lang para sa cast, buong production. Miss Whitney, sorry. State kung state ang dala ni Sharon. Oo, yun ah, state ang kinakain namin ah. Nabigyan siya na makiyaw si Ate Sharon ng steak. So lahat kami may tigi-isang steak. Wow! Oo, papaluto niya yon. Tapos mag-get together kami sa isang long table. Grabe. Nako, hearing those stories, parang kumbaga nakakamiss talaga. No? Pero ito, yes. Mag-usapan natin ulit yung mga characters nyo. Let's start with kay Ellen Padua nga, Miss Ara. Working with Tito Pip, Miss Lorna, Direk Ruel, kumusta yung experience niyo po? Ako, maraming beses ko na nakatrabaho si Tito Pip, si Cho Pip, from movie, from... Basta maraming beses, kasi naging father ko na rin siya sa Manu po. And this time, talagang haligi na siya ng showbiz. And this time, asawa niya ako dito. Diba? So, masaya kasama si Cho Pip. Hindi, ano... ang maganda kaila Miss LT, kay Chupip, kay Ruel Santiago, ano sila, lahat sila professional. Masarap makatrabaho ang mga matatagal na sa industriya. Kasi they love their work, they love their craft. Talagang, ano sila, ang gaan kasama, parang hindi ka nagtatrabaho. Pero pagdating sa actingan, seryoso kami, seryoso siya. Seryoso sila. Pero off cam, back to ano na, hindi ka makakaramdam ng ere, hindi ka makakaramdam ng yung na, oy, Lorna Tolentino ko, o Tirso Cruz ako, o Ruel Santiago ko. Hindi ganun ang mafe-feel mo. Kasi minsan, merong mga ganung artista eh, di ba parang, pero yung mga matatagal ng artista katulad nila, that's why they're blessed. That's why ang sarap nila katrabaho, that's why lagi silang kinukuha. And I'm very ano, very blessed na nakatrabaho ko si Miss LT. Kasi matagal ko na siyang gusto makatrabaho. At nakaka-eksena ko pa siya sa probinsyano, kaya ang saya-saya, ang sarap sa pakiramdam. And si Ruel, Direk Ruel, seryosong tao 'yan eh. Pero sa kanya ako natuto mag-TikTok. Ayun naman pala talaga. Akalain mo, sa seryosong tao pa talaga. Yes, nagulat ako kasi. Halika, gawin natin to. TikTok tayo. Alam mo yun, nahilig ako mag-TikTok because of him. Oo, di ba? Ate Wick, kayo ang daming TikTok ni Nonong, ni Direk Ruel. Ayan, follow niyo po kami sa TikTok. Ako, The Real Aranina. Meron din tayong TikTok dalawa, Ate Wick. 2.3 million views yon. Wow. Tapos yung... Pero ako naman nagpa-TikTok kay Ate Sharon at saka kay Miss LT din. Ay hindi, na-TikTok na po si Direk Ruel pala si Miss LT. Kay Ate Sharon ako nagpa-TikTok, kay Johnny Estrada, kay Michael Flores, kay sino pa ba? Yung mga, oo, sila Joseph Marco, napa-TikTok ko sila, si Angel Aquino. O diba? Ang hindi ko lang napa-TikTok. Siyempre, naiya ako eh. Si ano Coco. Si Direk Coco talaga. Pero nakakatawa, Miss Ara, kasi parang itong mga TikTok, ito yung kumbaga, sabi nga natin, breather ng mga kapamilya natin sa intense sa mga eksenang napapanood nila sa probinsyano. Pag napapanood nila kayong masaya, sumasayaw, nagkukulitan sa TikTok. So parang kahit papaano naiibsan yung parang pressure din na nararamdaman nila sa serye, 'di ba? Yes, alam mo kasi pag ano na tayo, eksena na tayo, 'di ba, Ate Wit? Sobrang seryoso, lalo na pag si Coco nagdi-direct. Ayaw ka niya pwedeng... ng maingay. Oo, ayaw niya ng maingay. So talagang serious kasi siya eh. Nag-iisip siya, bibigay niya yung dialogue sa'yo. Kailangan pag binigay niya sa'yo, ano yun? May mga tagalista naman para kung sakaling hindi namin ma-memorize, i-viber na sa amin. Ganon, very... ganon siya. Mabilis ang action. Kaya kailangan, nakikinig ka sa kanya, all ears ka, kasi pag nagbigay siya instruction, kailangan makuha mo. Napaka ano ni, grabe yung in-evolve ni Coco.
na as a actor and a director kasi nakasama ko siya nung sa Ligaw na Bulaklak, kung natatandaan ng mga kapamilya natin, magkapatid kami doon. Kami yung body, para yun yung unang serya niya sa ABS noon. Wow. Nakakatuwa, no? Pero Miss Ara, balikan lang natin yung eksena, yung death scene ni Ellen noon na binaril siya ni Loli. Grabe ang intense ng eksena yun. Can you take us back to that time? Paano yung naging paggawa nyo ng eksena? Alam mo, hindi ko alam. Kasi yung ibang nanonood ng FPJs, hindi nila alam na namatay na ako. Yung iba, ha? Pero siguro na-miss nila yung moment na pinalabas na namatay ako. Mm-mm. Ang alam nila, nahuli ako, nahuli kami. Eh, sad to say, I need to exit the time. Pero may hirapan ng writers, may hirapan ng probinsyano na mawala ako ng ilang weeks. Eh kasi umexit ako noon, hindi pa tapos ang laking taping namin. So they have to, to kill me. Para, kasi nasa amin na yung storya na kumbaga nakuha na ako ng Aguila at si Mariano. So may hirapan sila. Kaya parang nagulat din yung mga kapamilya natin. Ha? Ba't bigla ka namatay? So, nung time na yung buntis pa ako dun sa show. Mm-hmm. So, I'm very thankful naman kasi binigyan nila ako ng highlight ni Coco, ni Direk Coco, ni Direk John Prats. Nakunan ako while tumatakas kami eh. Tapos, ayun, all of a sudden, si Lolita yung babaril sa akin. Dito sa ulo talaga, sabi ko, hindi na ako mabubuhay niyan. Grabe yung eksena ng headshot talaga. Pwede bang dito na lang, para at least 50-50 pa ako sa hospital. Pero talagang diretso. So, pwede pa akong bumalik, di ba? Niloloko ko sila. Talagang, nakailang take din ako ng kasi syempre, hindi ko pa naranasan mabaril sa ulo, di ba? Kahit anong baril, hindi ko pa naranasan. Paano yung di ba, kailangan mag-jerk. Kasi pag ganun ko, paglingon ko, doon ako biglang poof. So ganun. Ayun. Nakailan take din 'yon, na-execute naman, talagang binantayan ni si John Prats that time yung nag-ano eh. Pero ang sabi ni Coco, ganito ang gawin, ganito. Dahil binigyan nila ako magandang highlight ng pagkamatay. Pero tulad ng mga fans, Miss Ara, ikaw ba same ka rin na naramdaman ng mga kapamilya natin na talagang naawa kay Ellen nung sa kanyang pagkamatay dahil buntis nga siya at that time, di ba? Oo naman. Oo, daming naawa. Naawa rin ako sa sarili ko doon. Naawa. Sabi ko, nakakaawa pala. Kasi ano na rin yun. Di ba nag-start kami lunchtime. So alam mo ba, after that scene, 2:30 a.m. na ako natapos kasi from that scene, nag-shower lang ako, bumalik na ako ng Manila. So, wala akong boses pag uwi ko. Sabi ko, bumubulong na lang. ganun na yung boses ko. I'm very, very tired that day. The whole day kasi kami, tinatapos yung eksena ko na puro iyak, puro takas, and yung highlight na nagkaroon din akong eksena with Coco. So, yun lang yung pangalawang eksena ko with him. Yung una kasi, yung nag-start kami na nasa Quiapo pa kami. And then, ito, parang first and last, first day and last day ko, siya naka-eksena. Grabe. First and last day, no? Grabe. Sobrang, kumbaga, isa sa mga parang masasabi nating iconic scene talaga sa teleserye, yung death ni Ellen, kasi parang super tragic nung eksena talaga. Pagharap nga headshot talaga ni Lolita. Grabe. Naalala ko yan kasi, di ba, nasa ibang grupo ko, nasa Palacio group ako, di ba, Ate Wit? Sabi ko kay Coco, pag nagkikita kami sa swab day namin, hindi po tayo nagkaka-eksena. Sabi ko, sabi niya, huwag ka mag-alala. Pag malapit na tayo matapos, magkaka-eksena na tayo. Ayun. Sabi ko,
Ay, malapit lang nga talaga matapos kasi magkaka-exen. Magka-exena na kami. Bihag ka na nila eh. Ayun. So, I really hope to work with him again. Kasi, ano eh, sinabi ko naman sa mga bossing namin and kay Coco na parang 2 years ko pinagdasal din na masama ako sa probinsyano. Kasi sabi ko noon, tapos na ako sa araw-gabi, yung soap ko with Barbie. Mm-hmm. Sabi ko, ba't wala pa akong tawag sa probinsyano? So may mga tawag sa akin sa probinsyano, kaya lang, madali lang yung magiging buhay. Parang siguro isang buwan ka lang, ganon. So naghanap talaga sila ng script para sa akin na yung magiging mahaba yung itatagal. Kaya I'm very thankful sa lahat ng bumubuo ng probinsyano at naging close ko rin si Ate Wit. Marami ako naging close na artista sa mga bossing namin and kay Coco. And masaya ako dahil naabutan ko pa si Julia. O, di ba? Totoo. Pero nakakatawa, marinig yung mga kwento mo, Miss Ara, na talagang ramdam ko personally na parang isang buong pamilya talaga yung nabuo sa cast, production. Sobra, sobra. Kaya nga, ano eh, nung niloloko ni Coco na mamamatay na yung mga agila, nung nandun pa ako, alam mo yung lungkot-lungkot na mukha nila kasi sila talaga yung 7 years magkasama. So, sabi ko, paano na kaya yung mga agila na talagang from the start magkasama sila? Sabi ko, ang hirap sa, alam mo yung parang may pinalaki kang anak, o may parang may pinalaking tao, tapos biglang mawawala diba? Sa'yo. Mm-hmm. Sakit, diba? So, pero, yun. Yes. Pero ito, Miss Ara, dagdag lang natin. Any trivias working with Tito P? 3 trivias, ganyan, na hindi alam ng mga kapamilya natin. Si Tito Pip, ano ba? Ah, okay. Pero I don't know kung alam na nagvi-video naman siya nito. Ah, okay. Siya ang leader namin sa Zumba. Yeah, di ba? Oo, lagi kami siya yung leader namin. Siya yung meron kaming chat group. O sino, o rest day natin today, 5 p.m. May Zumba tayo. Let me know kung sino makaka-join. Wow. Yun. So, isa yun sa trivia. Siya ang Zumba instructor. Organizer na pati, no? Yes. At saka, ano ba si Chupip na napaka-cool, napaka... Mukha siyang stricto eh. Pag napanood mo eh. Parang mukhang boring. Mukhang boring. Pero Diyos ko, ang saya kakwentuhan. Pwede rin bumabang ka rin yun si Chopip. Ang dami niyang marami kang mapupulot at saka all ages ang niya. Kumbaga kaya niya mas matanda sa kanya, mas ka-age niya or mas bata sa kanya, nakakasundo niya, nakaka-vibes niya. Ayun na nga. Nako, ito na nga, Miss Ara, finally dumating na ang isa pa sa mga cast na makakasama natin live na live dito sa Kapamilya Chat. I-welcome na natin si Nono! Hello! Finally, ayan na nga, inantay ka rin ng ating mga kapamilya. Sorry, Miss Ara, na naputol ata kita. Pero okay, pabatiin muna natin si Nonong. Please greet our Kapamilya Live viewers na nakatutok ngayon. Ayan, sa lahat ng mga kapamilya natin, nakasama natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. At sorry, medyo na-late ako. Na-stuck ako dito sa isla sa Pangasinan. Naganap pa ako ng signal. Ayan, nandito ako sa tabi ng dagat. Papakita ko. Panay rocket. Apakasipag nung nonong, Miss Ara. No? hindi naman. Nagbakasyon lang ng konti. Oh, wow. Deserve. Oo. Nako, pero good thing na you made it on time. Saktong-sakto pa lang naman. Umiinit pa lang ang aming kwentuhan about FPJ isang probinsyano. Pero noong balikan kita maya-maya konti, kausapin ko lang si Miss Whitney kanina pa talaga. Grabe, isa din sa mga kumbaga iconic roles na tumatak ang kanyang karakter dito sa serye, si Aling Elizabeth. Portraying the role of Aling Elizabeth, Miss Whitney, ano yung masasabi mo na talagang most unforgettable moment mo sa kanya?
Ang hindi ko makakalimutan, yung nando kami sa Tanay Rizal, na pinasok kami ng taong labas, na nagtatakbuhan kami, bawat makita nila, pinapatay nila. Eh, ayaw kong mamatay. Kaya ginawa ko, takbo, takbo, hanggang sa nadulas, nadapa. Ganun. Ganun ka-intense ang mga eksena. Mga eksena, matitindi ang eksena namin sa Tanay. Dulas, nadulas-dulas, nadapa. Kumbaga lahat ginagawa para sa ikagaganda ng teleserye, para sa mga kapamilya natin talaga. Diba? Working with Direk Ruel Santiago, Miss Whitney, kamusta po? Mabait naman si Direk Ruel. Lalo na siya yung lagi naming kasama. President role niya, di ba? Lagi-lagi namin siyang kasama. Alam niya kasi kung anong ko pagkain. Nagbabaon din siya ng mga... Alam mo ba yung... may ano kami, may trivia kami sa inyo, mga kapamilya. Si Ate Whitney, huwag niyong aalukan ng tilapia. Ay, hindi ko gusto ng tilapia. Ayun. Buti pang galunggong na lang ihawin, bigay sa akin, okay pa. Pero tilapia ayoko. No to tilapia pala si ano, Miss Whitney. Pero laging may cookies, may ensaymada, yun. Oo. In short, ano, kami yung tagatira ng mga pagkain ng pagkain. Na binabaon niya sa chef, kami ang kumakain. Food is kaya life, pala, binumukbang. Kaya pala minsan, isang piraso na lang na pupunta sa akin kasi sinabi nila ginalaw na ni Nonong tsaka ni Ate Whitney. Ayan, nagkakabukingan na nga po mga kapamilya kung sino nga ba ang umuubos ng pero ito na nga, Miss Whitney, syempre ang dami sa mga kapamilya natin nung na natuwa talaga nung nalaman na ikaw nga ay mapapabilang dito sa FPJ sa probinsya. May FPJ ang probinsya. Diba? Talagang madaming natuwa na mapabilang ka dito. Can you take us back to that time, Miss Whitney, na time na yon, nakapasok ako. Di ba, yung isang artista na inggit, ginamit pa nga yung pangalan ko, bakit daw si Whitney nakapasok sa Provinciano? Uy, sino yan? Intriga nako, yun ah. Oo, nako. Yung sexing babae, kilala ninyo yan. May pasabog ka. May pasabog ka pa. Sexy babae ako ba yun? Napatikom na lang talaga yung bibig. Basta, nainggit siya sa akin. Pero mas marami naman talaga yung natuwa, Miss Whitney, na muli kang mapapanood sa telebisyon ng ating mga kapamilya. Can you share us lang sa ating mga kapamilya kung paano ka ba nakapasok or paano yung naging eksena na ikaw ay mapapabilang dito sa set? Kasi itong manager ni Long Mea, lagi ako sinasama yan pag may mga road show, mga piyesta-piyesta. So, nung time na yon, nag-guess ako sa Corina, yung ano bang? Rated K ni Corina. So, nung nakita nila ni na Coco tsaka ni Ate Ella, kinuha ako. Sinabihan nila, kamiting nila ata itong manager ni Long Mea. So sinabi niya na kaya niya akong tawagan dahil alam niya yung number ko. So nung tinawagan naman nila ako, tinawagan niya ako, yun. Natuwa naman ako at sabi niya. Kasi nang sabi niya nung una, i-guess daw ako sa Provinciano. Sabi ko, ayaw ko ng one day lang. Sinabi ko, ayaw ko ng one day. Gusto ko yung ano, regular may na role, ako. Matagal na yung tatagal ako. Ayaw ko ng isang araw lang. Gagamitin lang ako ng isang araw, tapos wala na. O, sayang. Sabi ko. Kaya, nakapag-meeting sila, tapos isinama ako. Ang sabi ni sa akin nung manager ni Long Mea, loka, kunin mo na to. Maraming araw to. Sabi niya, unti mo sa budget. Nag-aano kami, nag-uusap kami. Sabi ko, gusto ko kasing budget. Pwede bang i-broadcast dyan? Ang sabi ko, kung wala i-broadcast, gusto mo per day? Eh, so, per day naman talaga ang ano, talent fee, diba? Ang gusto ko,
Yung mataas. Ng konti. Yung pangkabuhayan talaga. So, tumaas naman, Ate Whip. Tumaas naman. Hindi, yung pa rin. Yung pa rin. For yung sure. Ano mo, Ate Whip, ilang taon ka na sa FPJ sa Provinciano? Lima, ano, apat. Apat na taon na tayo, no? Apat, diba, oo. Tayo, eh? Oh, four okay. Years, nakapagpatayo na ng bahay si Ate Whip. Wow. Napaayos ko yung bahay ko rito. Napaka-grabe. Pero actually, meron siyang third floor, pero wala siyang second floor. Ayun lang talaga. Third floor. Saan dadaan yung tao? Nagka-third floor, pero walang second floor talaga. Hindi, pero ano, sobrang proud ako dyan kay Tita Wit. Lagi niya kinikwento sa akin na pag may mga pinapagawa siya, ganyan, pinaproject niya talaga yung dream house niya. Yes. Pero Miss Whitney, bukod sa bahay, ano pa yung naitulong sa'yo ni Direk Coco and of course itong FPJs ang probinsya? Ay, yung star ko, di ba? Naglaho ang ningning noon nung wala akong show. Pero nung napunta ako sa Provinciano, kahit saan ako magpunta, kahit sa palengke, ang tawag sa akin, Aling Elizabeth, hindi yung pangalan ko, Aling Elizabeth, na wala ang Whitney. Aling Elizabeth ang tawag sa akin kahit saan ako magpunta. Aling Elizabeth. Minsan na, namamalingke ako, sasabihin na, Aling Elizabeth, ano? Anong ibibili mong pagkain ni Mr. President? Magtago ka, baka makita ka ni Madam Lily. Makuha ka. Ganon ka hook na hook yung mga kapamilya natin na kahit talagang off-cam ka eh namamalengke ka lang pero sila talagang kapit na kapit sa kwento ng probinsyana talaga. Paano ka nagre-react pag may ganong moment, Miss Whitney, talaga? Sinasagot ko pag sabi na, oh, si Mr. President, nandun pa rin siya, nakatago. Oh, tinago namin ni Ambo. Ay, hindi makikita ni Renato yan. Sinasakyan. Di rin makita ni Madam Lily. Ganun. Ayun na nga. Pero eto, balikan natin si Direk Rowell, Miss Whitney. Any trivias or discoveries nyo mo bukod sa marami siyang dalang pagkain sa set talaga? Wala ako. Kamabait nga si Direk Rowell. Wala kang masasabi kay Direk Rowell. Minsan nga, pag napilay nga yan, hindi makalakas. Awang-awa ako sa kanya, hindi ko alam anong gagawin ko eh. Super mabait. Oo, kaso, dahil lalaki sila lahat doon sa room, hindi naman ako makabasa-basa pupunta doon. Oh, gusto daw masayihin ni Ate Wit. Nako. Ito na nga. Nako, Aling Elizabeth, ha? Ito na nga, pag-usapan na nga natin si Ambo naman, Miss Whitney. Kuya Nong, ikaw naman, can you share sa ating mga kapamilya kung papaano ka napabilang dito sa FPJ sa probinsya? Kasi parang coming from PBB ka yata at that time, no? Share mas ating mga. Ayun, galing from ano, Funny One, tapos nakapag-PBB ako. After nung PBB, alam ko meron na akong call noon eh, pero hindi rin din natuloy. Tapos after 2 years, saka ako natawagan, tapos yun, magkakasama kami sa Tanay na puro kami mga komedyante. Tapos galing kami sa mga contest, katulad ni Joven, galing siyang PGT, tapos si Donna, kasama din namin, na Funny One din siya. Tapos parang ang ganda kasi nung community kasi po, parang good vibes lang yung nangyari. Parang ang aim lang namin tulungan si Cardo na ma-in love ulit. Ay, tulungan si Cardo na ma-in love ulit sa kanya si Ariana. Parang ganun. Tapos ang ending nga nun, sinabi ni Tita Wit, dagdagan ko lang na ang ending nun is mapapatay yung lolo't lola namin kaya kailangan namin tumakbo. Parang ganun. Tapos, nung ano, kailangan namin tumakbo, yung sinasabi niyang nadadapa-dapa na kami, yung eksena na yon na kailangan namin tumakbo ng malayo na mabilis na mabilis kasi papatayin na kami. Tapos, inabangan namin kung ano yung itsura sa TV. Ang nakuha lang, drone shot. Drone shot na yun, di ba, Tita Wit, no? Inabangan natin, no? Drone shot lang yung nakita. Pagod na pagod kami, mga 8 takes. Pero doon,
ano, doon talaga masusubok yung tibay namin na parang yeah. ang lahat ng nangyayari talaga sa probinsyano ay totoo talaga. Yung totoong takbo, totoong tumbling, lahat ng nangyayari dyan parang pinagpapaguran na talaga ng kas. Grabe yung takbuhan, tapos drone shot talaga ang umere, no? Oh, drone shot. Diba, Tita Wit? Tapos, edi dahil si Tita Wit ang nasa unahan, tapos nasa likod niya ako, nung nasubsob si Tita Wit, wala talaga akong choice kung hindi talagang matamaan ko siya. So gumulong kaming dalawa, paggulong naming dalawa, pagtayo kong ganyan, edi bumalik na ako dun sa ano, ang sabi nila Direk Coco sa akin, ang galing mo para kang si Kung Fu Panda. Kasi nabansagan tong diba? Oo. Pero ayun yung ano, yun yung parang ano namin na kahit anong hirap, kahit anong pagod sa trabaho, eh nakatawa pa rin kami, happy set pa rin kami na nangyayari sa ano, kumbaga sobrang nag-e-enjoy din kami sa trabaho namin kahit mahirap. Grabe, all for the love, no, and for the betterment of the show talaga, no, kahit madapa, gumulong-gulong, no, para sa ikagaganda talaga. Grabe. Pero ito, kuya, nung gaya ng tanong ko kay Miss Wit kanina, papaano or ano yung natulong sa'yo nitong show na FPJs ang Probinsyano and of course ni Direk po? Sobrang laki ng naitulong ng Probinsyano sa amin. Actually, nung pandemic, hindi nila kami na, kumbaga parang inalalayan pa rin nila kami nung panahon ng pandemic. And then, sila din yung, kasi yung Probinsyano yung unang-unang nagkaroon ng lock-in taping. So, parang nung panahon na yun, hindi rin kami masyadong nag-worry kasi meron pa rin kaming naging trabaho at swerte pa rin kami na magkaroon kami ng trabaho. Tulad ni Aling Elizabeth, ganun din niya sinasabi sa akin ng mga tao. Lagi akong tinatanong kung nasan si Mr. President, ganun. Minsan sinasabi ko na lang nandun sa may CR, ganun, parang hinahan ko na lang kasi. Sinasakyan na lang. Sobrang normal. Actually talagang totoo lang yung sobrang laki ng ano ng tulong ng Probinsyano. Siguro ang daming nakakilala sa akin ng guard. Yung mga gwardiya, ang daming sobrang dami na parang ano every guard nakikilala nila ako. Simula noon hindi na ako nawalan ng parking. Ayun. Kumbaga tinatawag ka na ng mga gwardiya. Ambo, dito ako mag-park, dito ako pumaratan. Oo, ganun. Sobrang ano nila, sobrang dahil dyan na parang, yun nga, dahil parang na tuwan-tuwa sila sa amin ni Adling Elizabeth na nailabas namin si Mr. President. Kumbaga parang ganun din yung ano yung pagtanggap sa amin ng mga tao pag nasa labas kami na parang wag niyong pababayaan si Mr. President. Binibili na nila kami. Katulad din doon na hindi namin sila pababayaan, parang ganun, tuwan-tuwa sila. At tapos parang pagkagan nakakaroon kami ng ganung moment na nabibigyan din namin sila ng kahit napapangiti namin sila sa ano simpleng araw lang na makita kami na makapagtanong sila sa amin and then nakakatuwa na sinasabi nila na nakaka-relate din sila sa buhay nila dun sa nangyari sa show. We're ito na nga working with Direk Ruel and of course Direk CM, kumusta? No. Kay Direk Ruel, sobrang natural na lang yung mga nangyayari minsan eh. Parang minsan nag-uusap-usap lang kami ni Aling Elizabeth, tapos si Mr. President, tapos pag take na, in character na kami agad. Parang dahil sa nabuo naming ano ba, parang closeness o yung parang pamilya na yung tinuring namin sa isa't isa, parang ang dali na magtrabaho kapag pag magkakasama kami. And ang maganda pa rin kay Direk Ruel yung bang ginaguide niya kami, tapos binibigyan niya kami ng mga gantong mga pointers o yung kung ano man yung pwede naming maidagdag sa trabaho namin. Ganun siya, parang nakaalalay din sa amin, para siyang leader pa rin namin ni Aling Elizabeth, na parang siya talaga yung Mr. President namin. Yun nga, sinasabi niya ni Aling Elizabeth na hindi niya kami pinapabayaan magutom dalawa. Nakarekta kami palagi sa baonan niya. Kung ano naman ang baonan niya. Ayan, natawa-tawa si Aling Elizabeth dahil pag yan ay nagbukas ng baonan, nakasilip na kami agad dalawa. Kung ano naman ang baonan. Let's sa atin mo, ano yan? Oh, sabay tikim na. Ayun. Oh, at sobrang yun yung ano niya, yun yung, tapos, ano rin eh, basta parang,
Ang daming naituro sa amin nung show na to, na parang akala mo in bukod dun sa parang nakikilala ka ng mga tao, mas tinitreasure namin yung natutunan namin dun sa show. Yes. And yung mga natutunan din namin dun sa show, katulad ng mga tinuturo sa amin, si kay Direk CM naman na makapagtrabaho, siya talagang dapat sharp ka. Kasi bigla-biglaan lang yung mga nangyayari, bigla-biglaan din yung pagbibigay ng script. Exactly. Kasi pagbibigay ng script, dapat nakikinig ka, dapat ganun. Kumbaga, iba yung tinuturo niya sa amin bilang mga bagong artista din at mga batika na artista. Kumbaga, parang mga ibang flavor naman yung binibigay niya. Parang magkakaiba. Uh-oh. Kasi sila parang, di ba Ate Ara, parang ganun, no? Parang ibang, we can say ambo. 'Di ba na hindi kompleto ang pagiging artista mo pag hindi ka na pasok ng probinsyano. Totoo. Tama. Oo. Oo, totoo. Iba kasi talaga yung iba yung nature ng work, iba talagang pukpukan, talagang yung talaga yung kumbaga parang kung ano yung nangyayari dun sa trabaho, ganun din yung nangyayari dun sa pinapalabas. Kumbaga, kung paano nila pinaghahandaan o kung paano man yung kumbaga biglaan nangyayari, ganun din yung nakikita nyo sa palabas sa probinsyano na ganito siya. Parang hindi siya unexpected yung mga nangyayari. Na ganun din yung nangyayari sa behind the camera, parang ganun. Mm-hmm. Grabe, yung disiplina pati no, na itinuro ni Direk CM sa lahat talaga in sa production. Ito, nabanggit mo na nga si Miss Hour. Saka yung talagang sobra. Totoo. Iba yung puso ni Kuya, sa iba yung tinuturo niya sa amin na talagang ganito siya mag-work, ganito talaga siya, ganito niya i-dedicate. And then bilang ikaw na kasama din sa probinsyano, nahahawa ka sa kung paano siya magtrabaho. Mm-mm. Parang ganun. Yes. Motivated na lahat, no? Because yung parang nagli-lead talagang driven and motivated. So kayong nasa paligid talagang nagraradiate yung energy, diba? Kuya, no, ikaw nabanggit mo nga si Miss Ara kanina. Ito na nga, isa din sa mga talagang kinapitan niya si Ellen. Working with Miss Ara Mina dito sa seri. Kamusta? Sino ba? Ako ba? Si Kuya, no. Ano, ngayon. Nagka-eksena naman tayo, di ba? Kasi nung ano, yes, oo, yung Mariano days, siya yung naging best friend. Best friend. Best press. Pala. Actually, masaya magkakatrabaho sila Ate Ara. Kasi si Ate Ara kasi sobrang sweet niya, na parang kunyari sobrang lungkot namin sa lock-in, na parang nalulungkot kami, namimiss namin yung pamilya namin. Biglang magpapadala ng cake. Alam mo yun, yung parang wow, biglang may cake. At ang taga sa amin, si Tita Whitney. Ayun na nga. Ako si Tita Whitney. Siya ang taga-deliver. Bigla kakatok yan, na parang alam mo yung malungkot ka. And then, may, alam mo yung yung happiness ng food, na parang pagka nakain mo siya and then makakabalik ka na naman ulit sa work, parang ganyan. And then ang ginagawa namin, sobrang gaang lang, kasi after kunyari, naghihintay kami sa eksena ng kabilang eksena para susunod naman kami. And then minsan pagkatapos ng mga bagong mga between takes, nagchichikahan pa, ganyan, nagtatawanan pa, ganyan. Naalala ko na gano'n pa kayo ng community pantry, di ba? Wow. Sa labas ng room ni Direk ba yun? Ni Direk Ruel? Saka ni Chubin? Oo. Grabe. Naku, kumbaga nag-set up si Direk Roel ng community pantry, na kung sino man yung may mga sobra na pagkain, ilalagay dun sa table. And then ikaw, kung ikaw naman, syempre, parang yung iba pagka nakakakuha na sila, and then magko-contribute. And then dun mo nakapapakita yung pagmamahal mo dun sa bawat isa. Kasi pamilya na talaga kayo dun sa dun sa lock-in. Yun yung pinakamagandang pakiramdam dun, na parang nawalay ka sa pamilya mo pero may another kang pamilya. Family. Na sa parang ganyan. Sharing is caring. Grabe, ilan lang yan sa mga talagang nakaka-touch at unforgettable moment nyo sa dito sa FPJ's Ang Porobinsyano. Pero syempre, invite nyo na ang ating mga kapamilya sa last 6 nights, ang
ang pangbansang pagtatapos ng FPJs ang probinsyano. Invite or kapamilya. Go ahead. Miss Ara, yes, kayo na po muna. Tutukan nyo po ang last 6 days ng FPJs ang probinsyano, ang pambansang pagtatapos. Kahit wala na ako doon, kailangan abangan natin at panoorin natin dahil yun nga, katulad ng sinabi ko, kakaiba ang FPJs ang probinsyano. Mamimiss natin itong lahat, kaya tutukan na po natin ang last 6 days. Thanks, Miss Ara. Miss Sweet, kayo naman po. Huwag kayong papalya ng araw sa kakapanood sa 6 na araw dahil marami kayong makikita. Masasaktan kayo. Sobra. Grabe naman. Grabe naman yung pasabog. Parang doon pa lang sa pagsabi ni Miss Sweet na masasak, parang naramdaman ko na agad. Bakit kaya? Ano kaya ang mangyayari? Abangan natin yan. Saan kayo lahat? Iiyak kayo rito. Mag-ready na sila ang tissue. Oo, hindi nyo makakalimutan ang probinsyano. Kapitan natin yan. Abangan talaga ang last 6 days. So yun, nung, ikaw naman. Ayan, ayun. Kumbaga, dadagdagan ko na lang, ito yung ending ng ending ng ending ng lahat. Kaya sana panoorin niyo to. Dinedicate ng lahat yung ano, yung buhay nila para dito sa show na to, at sa lahat ng mga tumutok ng 7 taon, eto na 6 na araw na lang na mapapanood ang probinsyano, kaya wag na kayong bumitaw, tumutok na tayo sabay-sabay, at siyempre mas maganda at panoorin natin ng sabay-sabay ang ending ng probinsyano. Yes. Oo, kumbaga ano, sinasabi nga namin, lagi kasi nagsasabi, totoo na ba yan? Kasi dami ng beses, beses na kasi sinabi matatapos. Mm-mm. Kaya eto, nagpo-promo na po kami. Last 6 days, so toong-totoo na pong matatapos ang probinsyano. This is it na nga, mga kapamilya. Nako, nabaliktad na si Ate Wheat. Ayan. Nako, kaya mo talaga yan, Miss Wheat. Kuya, nung kanina before we start, parang 30 minutes nagkaroon pa talaga ng tutorial with Miss Wheat kasi yung camera niya hindi ma-open kanina. So, di ba sabi ko nga nung, pag nag-zoom meeting tayo, walang mukha si Ate Wheat. Diba? Wala, ano na, radyo lang, parang radyo lang ang nangyayari. Pero ngayon, ngayon diba? May camera siya dahil around the all over the world na napapanood tayo. Hindi, tinulungan talaga. Wow, hello sa lahat. Nako, yan na nga, mga kapamilya, again, suportahan na nga po natin ang last 6 days po ng FPJs ang probinsyano. Grabe. Base sa pagkakadescribe ng cast, na kumukhang talagang ito na nga daw yung pinaka-finale sa finale na finale. So, tutok mga kapamilya, supportahan natin. The ending of the end talaga, di ba? Support mga kapamilya, FPJs ang probinsyano. And syempre, para sa lahat ng Facebook Live viewers na natin na nakatutok ngayon, guys, lipat na po kayo sa ating official website or sa ating YouTube channel dahil ito, marami tayong challenges na inihanda for the cast. Facebook Live viewers, lipat na, and we'll see you guys there. Bye! Bye! Nako, eto na nga, dire-diretso na tayo, guys. Wala na po tayong commercial gap. Kuya Nong, ayan. Sweet, struggle is real pa rin po. Eto naman. Oh, struggle is real pa rin. Tuloy ba yung game natin? Yes, dire-diretso na tayo, Miss Ara, talaga. Eto, sige, antayin lang natin si Miss Wheat. Miss Wheat pala. Ayan na, ayan na si gandang Whitney. Okay na. Ayan pa, landscape na lang po ng video ulit. Gusto ko yung may pared ka dyan at may green ka. Para kang ano dyan. Para kang ano, stoplight. Luka-luka to. Naku, na nga po, nagbabardagulo na nga po. Pero simulan na natin ang ating Guess the Province Challenge. So magpapakita lang po kami ng parang mga ilang emojis. Tapos with those emoji, makikita natin kung ano nga ba, or huhulaan nyo kung anong probinsya ba dito sa ating bansa. Itong mga emojis na to. Okay. Tignan natin. Let's start with our first emoji. Ah,
Shucks, ano to? Province challenge? Anong probinsya? Abra. 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 Abra ah, is no. Correct. Yeah. Oh. Yeah. No. Oh. Ang galing ah. Nakarating ka na ng Abra? Or medyo malayo-layo ang Abra? Ako, nakarating hindi ka na? Ay, medyo malayo. Hindi pa ako nakapunta ng Abra. Hindi pa ako nakapunta. Pero ang galing ang husay. Parang wala pang ilang minuto, ilang segundo na hulaan agad ang Abra. Hindi ko basta. Malina, sanay ka sa may ano, bra. Nako. Hindi, ano sabi ko nga, ano eh, parang, ah, bra. Sumakto. Nako, nag-struggle pa rin si Miss Sweet talaga. Kaya mo yan, Miss Sweet. Pero ito na nga ang ating susunod na emoji. Ito. Ito. Bicol. Bicol. Alam mo, na-try ko na itong ganitong challenge eh. Ang hirap. Bicol is correct. So, 2 points for Nonong. Next emoji. Ito. Bulacan. Nakakainis ka. Sinabi ba sa iyo yung ano, yung sagot? Answer. Miss Ara, ganun pala pag nalilate, no? Parang nahuhulaan agad ng mga Bulacan is correct. Sorry, nabigay sa akin agad ata yung mga pictures. Nag-review pala, Miss Ara, kaya nalate. Nako. Oo, nag-review. Eto, next. Taon yun. Nakakainis ka! Pagkita pa lang ako. La Union is correct. Nako, parang talagang minanini ano, ni Kuya Nong yung challenge. Oh, okay. So, tignan natin. Sorry! Hindi ko alam. Susunod. Ito nakikita. Ano yun? Ano? Ano yan? Anong nakikita mo? Manila? Di ba? Layo. Manila nga, is correct. Mani tsaka bola. Ayun. Ah, Manila. Oy, nakahula. Galing. Oh. Congrats, Miss Ara. Nako, Miss Sweet, catch up. Let's go. At doon na nga nagtatapos ang ating Guess the Province Challenge. Grabe. Wala man lang ako nahula. Oy, wait lang. Hindi wala daw nakita yata si Miss Sweet. Bigyan mo na isa. Oh, isa pa. More pa, mga kapamilya. Oh, isa pa daw. Wala akong nakakita eh. May nakikita kami, hindi mo nakikita? Nako, nakakatuwa, no? Pati talaga yung mga ganitong ganap, yung mga Zoom meeting, eh natutunan na ni Miss Whitney talaga, no? Ito yung, kumbaga parang naging ano natin, nag-adapt na talaga tayo sa mga ganitong ganap. Kasi before, sanay tayo pag may guessing, di ba? Pupunta sa studio, sa mga yes. Ano. Ngayon nagiging techie na talaga ang lahat, di ba? Oo. Nako, Miss Whitney, congrats tayo talaga. Pagka may mga Zoom ganaps ka, makikita ka na ng ating mga kapamilya, di ba? Wait lang natin, may mga ilang emojis pa tayo for you. Nako, ito na nga. Grabe, ang daming nakatutok, ang daming nagpapa-shoutout sa ating live. Ito na, next emoji, meron na po ba? Wala. Ayun. Ayan, Tita Wit, lalabas oh. Payong. Sige. Payong eh. Kondisyon kung palaging ulan. Ano to? Umbrella. Ano yan? Promise tayo na lagi ng ulan. Yung ano ba yan? Hindi ko provision ko. Hindi ko mag-get. Ako din ah. Ang hirap nito ah. Hindi. Malapit siya pa riyan. Pulilan? Hindi. Malapit siya pa riyan. Ano ang malapit sa apari talaga? Ano yan? Ang malapit sa apari? Yan nga pa rin ang payong na yan na ulan-ulan. Ano? Anong pangalan nga ng lugar? Hindi ka. Yung lugar na yan.
Ay, hindi ko maano, naisip. Nako, na-stress na po mga kapamilya. Ay, may dalat or ano? Eh, di ba magpa-BP muna? Naiblan. Sige, starts with letter B. B for boy. B? Yes. Bohol? Bohol is wrong? Basilan is wrong. Mga B na probinsya. Meron yan, malapit sa pare. Yung payong na yan. Yung payong na yan na may ulan. Ako, sirit na ba? Sirit. Oh, sirit na, bro. Ito, ang tamang sagot ay... Bagyo! Nakakatawa naman kayo! Bagyo! Bagyo for bagyo. Nakakatawa naman kayo. Nasa bagyo ko. O, di ba? Pero alam mo, maulan nga. Maulan. Diba? Actually, kasi syempre, ang alam ko sa Baguio, ano eh, yung bagyo-bagyo. Maano, hindi na ulan eh. Ayun. So, Baguio ang tamang sagot. Kanina si Sir Noel and si Jerome Ponce medyo nag-struggle din dito sa Baguio at na-stress din talaga sila dito. So, alam niyo na mga kapamilya. Hindi, ang nakakatawa, hindi ko nahulaan, di ba? Kung nasan ka ngayon, Sara talaga. Kung nasan ako ngayon, di ko naulaan na Baguio yan. Nako, yan may na nga. Kasi ang hirap nung umbrella na may ulan. Parang, ay, oh, meron pa daw next. Oh, tignan natin to. Ano to? Davao? Ay, oh, Davao is galing. Correct. Ang galing yung Dav, no? Tapos may ano, Davao. Oo, Davao. Wow, diba? Oh. Davao. Galing. Oh, meron pa. T-R and lock. T-R tsaka lock? Tuck? Tylock? Tylock? Tylock is. Hooray! T-R and lock. Oh, no. Nako, ayan na nga po. At dyan, nagtatapos ang ating Guess the Province Challenge. Pero ituloy-tuloy na natin ang usapang probinsya or city. This time around, ito naman ang ating province or city. So, may mga questions lang tayo. Then, sa inyo po, kung prefer nyo po bang gawin ito sa probinsya or sa city. Let's start with ito. First, kapag nag-retire ka na sa showbiz, saan mo gusto mag-stay? Probinsya or city? Let's start with Miss Ara. Ayo po. Province. Why province? Kaso wala akong province. Kaya gusto ko sa province. Siguro ano, lilipat-lipat na lang ng mga probinsya kasi nag-hike din ako eh. So, mahilig kasi ako, ano, nature lover ako. So, gusto ko sa mga ano, matataas sa lugar, ganun. So, definitely probinsya for Miss Whitney. Kayo po. Province. Galing ako ng ano eh, Angeles. Probinsya din. Oh, gusto ko rin mag-ano doon eh, ng tulad nung kinainan namin nung ano kami, caravan kami. Magtatayo ng restaurant. Masarap yung kinainan natin doon sa ano, no, diba? Tarlac. Dampa. Tarlac yun, diba? So, probinsya din. Sir Nong, kayo po. Ano yung question ulit? Sorry. Pag magre-retire ka na sa showbiz, saan mo gusto mag-stay? Probinsya or city? Nako, gusto ko talaga sa Baguio eh. Sa probinsya ako. Gusto ko, ano, gusto kong maiba naman. Yung parang tapos ka na sa gulo ng, ano, ng syudad. Tapos punta ka naman sa probinsya, no? Parang maiba naman. Yeah. So, province for all of you guys. Ito, susunod. Given a chance to have a vacation with your family, saan mo sila gusto ipasyal? Sa probinsya or sa city? Siyempre, probinsya. Oo. Probinsya. Last, ito. Saan mo gusto mag-celebrate ng special occasion? Province or city? Province. Lalo na kong birthday. Marami kang bisita. Ay, oo, si province, no? Di sila pupunta. Pupunta sila.
Pag family, province. Pero pag syempre, pag with your friends, sa city. No, hindi ko naman iimbitahin yung mga friends ko eh. Marami na akong friends kada doon. May pasabog ka na naman ah. Sa probinsya pa lang daw madami ng bisita. Aliw kay Tita Wit. Ayun na nga. Turn on sa'yo. Sa akin ano, probinsya. Parang gusto ko idalin yung yung pamilya ko sa probinsya. Tapos magpapakatay ako ng anim na baboy, adobo lahat. akala ko sasabihin mo nung dadalhin mo yung probinsya sa pamilya mo. Hindi niya madadala yung probinsya. Ang pamilya niya madala niya doon. Sabi mo, anim na baboy, puro adobo luto. Grabe ah. Hindi ba pwede lechon diba? Yung iba, no? Masarap lechon. Diba, ano po, para mas lalong iniinit, mas masarap. Totoo. Parang pwedeng isang taon nyo kainin yung anin na baboy. Nakaka-high blood yun. Ayan na nga ang ating province or city with the cast of FPJs ang probinsyano. Ayan, again, maraming salamat sa pagsama sa amin, Sir Nong, Miss Ara, Miss Wit. Maraming thank salamat. Thank you, Jeremiah. Again, please invite you na ulit ang ating mga kapamilya sa last 6 days ng FPJs ang probinsya. So, yan, huwag nang bibitaw. Tutok na kayo. Ang pabansang pagtatapos, FPJs ang probinsyano, last 6 days. Ang pambansang pagtatapos ng ang probinsyano, last 6 days na lang. Kaya huwag kang bibitaw. Anim na araw na lang. Eto na, sabay-sabay na natin tutukan. Wala nang bibitaw dito ang pambansang pagtatapos. End ng ending ng ending ng end. Yeah. Ayan, tas ano, Jeremiah, abangan nila ang aking vlog. Kasama dun si Ate Whitney. Aramina Channel, lahat ng mga babae sa probinsyano, including Miss LT, meron kaming vlog, Jojowain o Totropahin. Ay, sino kaya ang Jojowain at Totropahin itong mga? Ako din, pwede. Ate, wait, hindi natin kasama si Nonong. Nasama ba natin si Nonong? This is siya. Habang nagsishooting. Hindi, sa choices. Ay, hindi. Ay, hindi, nako. Dito mo nasagutin, Tita Wit. Jojowain ba o ano? O, Totropahin si Nonong. Totropahin. Bakit yeah, totropahin? May jawa na siya eh. Kaya ayun naman. Naku, abangan natin. Ako din pala, pwede din mag-ano, papromote ko din sa September 2, meron akong 1-hour comedy special, The Dark Side, sa Music Museum. Lahat 9 years ng jokes ko gagawin ko. September 2. Oh, no, tayo, Tiwi. Yan, The Dark Side. Sana makabili kayo sa ticket to me. Dark Side, Jay. Hindi ko makakita. Kala ko ako nga. We are the Dark Side. Ayun nga. Dark Side niya. Yun nga. Tayo yung The Dark Side, Tita Wit. Dapat ako kasama niya dyan para masabi yung Dark Side. O, oh, diba? Ayun. Ayan, sa lahat ng mga gustong manood, bisitahin nyo lang yung Ticket to Me para sa tickets. Ayan, The Dark Side. Yes, thanks, Sir Nong. Miss Sweet, ikaw baka may gusto ko i-promote social media accounts mo. Go ahead. Wala akong mga ipopromote ngayon. Nakita mo, tinulungan pa ako para makalimot yung cellphone na to. Kasi ano yan eh, sabi namin gumawa niya ng Instagram account. Naku, at saka ng TikTok. Mm-hmm. Ayaw niya. Miss Ara, kailangan na ma-influence po mag-TikTok ni ano, Miss Wit talaga, no? Para pero meron, panoorin nila yung TikTok namin ni Ate Wit doon sa The Real Aramina sa TikTok account ko. Tsaka yung si Nonong, napakalambot ng katawan. Ay, oh. Follow, panoorin ang mga TikTok ganaps. Diba? Nahiya ako bigla. Panlambot ng katawan mo eh, oh. Panoorin nila yung TikTok ni Ate Wit ni Nonong at saka ni Direk Rowell sa account ni Direk Rowell. Ako, sobrang daming views na. 10 million views ba yun? Nagkakabuking na hapon. Ako, again mga kapamilya, supportahan po natin si Miss Ara, Miss Whitney, Sir Nong sa kanilang
kanya-kanyang mga ganap. And of course, FPJ Sang Probinsyano, last 6 days na po. Again, sa lahat ng mga kapamilya na tumutok from the very start until this moment, maraming maraming salamat po. Kapamilya, good news po, dahil ang Kapamilya Chat nga po ay available na as a podcast. Mapapakinggan nyo na nga po kami on Spotify, Apple Podcasts, at sa iba't iba pang podcast streaming platforms. Fresh episodes every Wednesdays at 6 p.m. Kapamilya, pray always, love one another, and if you can help and share, do it. Lagi po nating tatandaan, mga kapamilya, na mas okay pag nakamask. Once again, I'm Jeremiah with Miss Aramina, Miss Whitney, and Sir Nonong. See you guys next week, only here on Kapamilya Chat. Bye everyone. Bye everyone. Happy weekend. Bye everyone. Ingat. God bless. Bye. Kapamilya Chat.